Malalaki ang mga hakbang ni Vicky habang papasok sa entrance lobby ng Doña Paz Building. Tinanghali siya ng pasok dahil sa napakaagang pakikipagkumustahan via long distance call ng best friend niyang si Selvia. Nasa ospital na raw ito at kasalukuyan ng naglilibor. May sumilay ng ngiti sa makipot niyang mga labi, pagkaalala niya sa kanyang kaibigan. Mga nganak na ito't lahat ay nakukuha pa rin makipagtsikahan sa kanya. Nag-text pa nga ito sa kanya habang sakay siya ng kotse papasok. "Look around you. Maybe you'd find your man today. Asa ka pa," reply naman niya. At nang inggit pa ito, "Sarap pala talaga ng may hobby, lalo't ganitong natutuliro sa tabi ko na parang siya ang mga nganak." Pilyang Selvia yun na mukhang nag-i-enjoy pa sa pagkataranta ni Ido. Wala sa paligid ang isip. Huli na nang makita niyang basa ang kanyang tinungtungang tiled floor ng lobby. Dumulas na ang mataas pa namang takong ng suot niyang sapatos. Hindik siya habang nasa iri ang kanyang mga paa. Kasunod niyon ay ang pagbulusok ng kanyang pangupo sa basang sahig. "Ah!" Bulalas niyang nakangiwi. Sapo kaagad ng isang kamay ang nasaktang balakang. Nasa gayon siyang ayos nang may makita siyang kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Nilingon niya ang may-ari niyon. "Let me help you," sabi ng matatag na tinig. Otomatikong nagkumahog siyang ayusin ang nakabukaka pa niyang mga binti at lilis na palda bago abutin ang isang kamay sa taong nagbibigay ng tulong. "Susmi, nakita kaya niya ang underwear ko?" Habang inalalayan siya nitong makatayo, ay napagkit na yata sa isip niya ang anyo nito. Gwapo ang kanyang hero. May matangos na ilong, makinis ang buong mukha, makapal ang buhok na sa palagay niya ay nangangailangan na ng tabas ng gunting, ngunit bumagay pa rin sa rug nitong anyo. Parang kay sarap paraanin ng kanyang mga daliri sa mukha nito. Familiar sa kanya ang gawing ibaba ng mukha nito, mula sa balingusngusan hanggang sa hugis ng baba. Tiyak niyang may isa sa mga taong kakilala niya na hawig nito. Hindi nga lamang niya maalala ng mga sandaling iyon kung sino. Hindi rin ito gaanong matangkad, 5 feet 7 inches lamang marahil. Ngunit kung ano man ang kulang sa height nito, nakumpinset naman ng kalaparan ng katawan nito. He was stockily built. Malalapad ang mga balikat nito, ang mga muscles nito sa braso at dibdib ay nagpipintugan sa long sleeve shirt nitong suot. Inalalayan siya nito hanggang sa desk ng receptionist. Humiram pa ito ni Celia para makaupo siya. "Salamat," sabi niya rito upang maikubli ang sandaling pag-aaral na ginagawa niya sa anyo nito. Kibit balikat lamang ang itinugo nito sa kanyang pasasalamat. "Kung maituro mo kung saan ang pinakamalapit na clinic dito, tutulungan kitang madala doon." "Hindi na kailangan," aniyang ipinipigil na mag-stammer. Hindi pinitreating guest look her composure out from her. Kumilos ito at sinamsam ang nahulog niyang bag. Ipinatong nito iyon sa kanyang kandungan. "Are you sure kaya mo ng sarili mo?" Sapo pa rin niya ang kanyang balakang pati na ang basa niyang palda na tumatakip doon. Ang magnetismo nito at ang nakakahiya niyang predikamento ang nagtulak sa kanyang tumanggi na tulungan pa siya nito. "Oo, kaya ko na. Salamat ulit,"
Halatang may pag-aalinlangan ito nang hagurin siya ng tingin bago nito kinuha sa ibabaw ng receptions desk ang isang manipis na folder. Lumakad na ito patungo sa elevator door. Ang ganda naman ng kitait na yun. Ang kinis ng kutis, parang first class na kamatis, mamula-mula. Masiglang sumakay si Kyle sa elevator. Hindi mapagkit sa isip niya ang mukha ng babaeng kanyang natulungan. Napakaganda ng mukha nito, parang matimtimang berhin at perfect lahat ng features. Parang ang sarap halikan ng makikipot nitong mga labi. Maliit nga lang siya pero napaka-smart magdala ng sarili kahit na dulas na. Nang lumabas siya ng elevator ay nakasunod pa rin sa kanyang gunita ang anyo ng babae. Sana naman ay hindi iyon nabalian, ang kikinis pa naman ng hita. Nabistahan pa niya ng bahagya ang black underwear nito. Subalit, ang higit na nagpalabas ng kanyang interes dito ay ang anyo nitong parang napaka-caring. Parang ang bait-bait nito. Sayang, sana hindi na lang siya ang naging anak ng kaibigan ni Carlos Hidalgo. Nang makasakay na sa elevator ang lalaking tumutulong kay Vicky, saka lamang niya pinawalan ang tinitimping daing. Aray! Miss Castor, ma'am? Tatawagan ko ho ba ang sekretary niyo? Pagbobolontaryo ng nakamasid palang receptionist. Hindi na, salamat. Nangingiwi pa rin siya habang sinusubukang tumayo. Kaya naman na niya ang sarili. Ako na lang ang mag-isang pupunta sa klinik. Inot-inot siyang bumalik sa parking space sa basement na kinahihimpilan ng kanyang kotse. Okay naman ang result ng x-ray mo, sabi ng Ninong Carlos ni Vicky. Family doctor nila ito at sa klinik nga nito siya pumunta. May klinik ito sa bahay at practitioner din sa Medical Center, Manila. Wala kang fracture. Nabugbog lang ang part ng katawan mong tumama sa sahig. Mabuti na lang, hindi masama ang bagsak mo. Salamat naman, Ninong. Akala ko nagka-sleep desk na ko. Hindi ka naman mataba, normally, sa mga overweight at matatanda lang nangyayari ang sleep desk. Kung hindi nga tama lang sa height mo ang iyong timbang, riresetahan sana kita ng vitamins para kasing napakapayat mo. Slim is the right term, Ninong. Nangingiti niyang sagot dito. Ito ang paborito niyang doktor na noong maliit siya ay kung maaari lang na ito na rin ang kanyang maging dentista. Pakiramdam niya noon para bang kapag ito ang gumagamot sa kanya, 100% siyang gagaling kaagad. He has a way with children. Sayang nga lamang at nananatili itong matandang binata. Masyado ka kasing pitait. Kung bakit naman kasi hindi yata umipikto ang mga vitamins na inireresita ko sa'yo noong bata ka pa? Hindi ka man lang nagmana ng katangkaran sa daddy mo. Cute naman daw ako, sabi niya, dagdag niyang pabibiro. Wala na akong sinabi. Anitong hinimas-himas pa ang ilong. Ikumusta mo nga pala ako kay paring Victor. Mula nang bumalik sila galing Canada, isang beses pa lang kaming nagkikita. Kasi naman, Ninong, masyado kayong busy. Oo nga, ayaw naman nito. Habang tumatagal kasi, lalong dumarami ang taong nagkakasakit. Sakit na sila rin namang ang may kasalanan. Tama ka riyan, Ninong. Paano? Aalis na po ako. Siguradong tambak na ang gagawin ko sa office. Sa ibang pagkakataong hindi siya nagmamadali, pinapatulan niya ang kadaldala nito. Masarap itong kakwintuhan. Masayahin pa. It seems na hindi mo ako naiintindihan, Vicky. Hinagod nito ang balingus-nusa nito na parabang may biguti roon. Man
Nerisim na itnito ang ganoon. You have to take the day off. Kailangan mong magpahinga at applyan ng cold compress ang bumagsak mong pigi. Pero, no arguments, doctor's order. Nakangiwi na siya nang magpaalam dito. Yes, Lynn? Ipunin mo na lang muna ang mga resume ng mga aplikante. Re-reviewin ko na lang bukas first thing in the morning. Bilin ka agad ni Vicky sa kanyang secretary nang makauwi na siya ng bahay. Nang araw na yun kasi sana ang interview niya sa mga nag-a-apply na maging assistant niya. Ngunit, na-disgrasya nga siya. May ilang bagay pa siyang inihahabilin dito nang pumasok sa silid niya ang kanyang mami. Dala ang dalawang ice bags. Anak naman, na-disgrasya ka na't lahat, trabaho pa rin yung inaasikaso mo. Sermon ito habang ininumos yung dumapa siya. Ang mabuti siguro pauwiin ko na rin dito sa Pilipinas ang kapatid mo para matulungan ka na niya sa negosyo. Ang sumunod sa kanyang si Val ang sinasabi nito. Minamadali na lamang niya ang pakikipag-usap kay Lynn at sinunod na niya ang kanyang mami. Kaya nga mag-hire na ako ng assistant para may mag-manage na ng schedule ko, Mi. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Mula pagkabata, hindi ka naman nadidisgrasya ah. Mas maingat ka pang ang kumilos kaysa sa akin. Kung kailan ka tumanda, ay saka ka pa nadisgrasya. Anito habang inilalapat sa pingi niya ang ice bag. Talagang ganun, Mami. There's always a first time. Pagwawalang bahala niya. Kung bakit kasi ang hilig-hilig mo sa matataas na takong. Yan tuloy ang napala mo. Sermon pa nito. Kasalanan niya ni Daddy. Ngingising-ngising sabi niya nito. At bakit naman nadamay kami ng ama mo, Aber? Kung hindi niyo ako ginawang pitayit, hindi ko kailangang pang magsuot ng sapatos na may matataas na takong. Sinikmatan lamang siya nito. Bakit nga ba 5'1 lang ako, Mami? Matangkad naman si Daddy at 5'3 naman ang height niyo. Sa nasirang papa ko siguro ikaw nagmana. Maliit siya pero guwapo kaya nagustuhan ng mama ko. Kaya tuloy ang mga nanliligaw sa akin, mga bagits pa. Akala siguro nila'y bata pa ako. Baby face ka kasi anak eh. Pero maganda ka pa naman, kaya wala kang dapat ipag-alala. Maliligawan ka pa rin ng kasing edad mo o mas matanda sa iyo. Ninisihan niya ulit ito. Yan ang gusto ko sa inyo eh. You love your own. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Dumiin ang dampi nito ng ice bag sa kanyang pigi. Aray, Mami! Angal niya, ngunit natatawa. Oo na, naniniwala na ako sa sinasabi niyo, 101% pa. Huwag niyo lang diriinan ang puwit ko, ang sakit. Sinikmata na naman siya nito at tumayo na. Ikaw na nga ang ginagamot dyan, niluloko mo pa ako. Paglabas ng Mami niya ng kanyang silid, ay siya namang pagtunog ng kanyang cellphone. Si Sylvia ang tumatawag. Nanganak ka na? Tanong niya kaagad dito nang marinig ang tinig nito. Malapit na. Sunod-sunod na ang hilab eh. Papasok na nga ako sa delivery room. Luka eh. Ba't ganyan ang boses mo? Parang hindi ka nahihirapan. Natatawa kasi ako kay Ido. Kung bundok lang siguro, itong sahig ng ospital, kanina pa napatag sa kababalik-balik niya, humahalakak pa ito. Bakit? Sinamaan ako ng tingin, nakukuha ko pa raw siyang pagtawanan, pero alam mo, ang cute-cute pa rin ng asawa ko, para tuloy gusto ko na namang maglihi. Siya naman ang napahalakak sa tinuran nito. Parang gusto ko nang mainggit niya na, mamatay ka sa inggit. Kung bakit naman kasi ayaw mo pang makipag-boyfriend para eventually magkaasawa ka na rin. Aray, bigla nitong daing. Bakit? Naalamang tanong niya, humilag na naman, may water broke.
Call you later. Hindi na niyang nagawang sumagot na wala na ito sa linya. 2 oras pagkaraan, ang excited na ni Ido naman ang tumatawag sa kanya. Nanganak na raw si Selvia. At gaya ng nakita sa ultrasound, lalaki ang anak ng mga ito. Ang gwapo ng inaanak mo, Mari, sabi pa nito. Kamukhang-kamukha ko, mukhang anghel. Hindi na siya sumalungat sa sinasabi nito dahil malamang ng totoo. Gwapo si Ido at mukhang anghel naman si Selvia. Kumusta na ang kaibigan ko? Nagpapahinga na. Nahirapan din siya sa pag-deliver ng baby namin. Malaki kasi. Pero hindi ka maniniwala, hindi siya halatang nahirapan. Nakangiti pa nga ang asawa ko habang natutulog eh. You mean, katabi mo lang siya nga riyan? Of course, hindi ko pwedeng iwan ngayon ang sweetheart ko. Gusto kong ako ang magisnan niya, paggising niya. Naku naman, Ido, bukas na magigising yan. Yan. Okay lang, hindi rin naman ako makakatulog. I'm still euphoric about the whole thing. I'm so happy, Vicky. Halata nga eh, pang-aasar niyang hindi naman ito nahalata. Ano nga pala ang pangalan ng anak niyo? Michael Gabriel MG ang magiging nickname niya. Kailan ka dadalaw rito sa Bacolod para makita mo naman ang inaanak mo? Siguro kapag nakakuha na ako ng personal assistant, hirap na ako sa schedule ko ngayon eh. Sandali pa silang nag-usap ni Ido bago ito mag-hang up. Kinabukasan, kahit may nararamdaman pang pananakit sa pangupo, ay napilitan na ring pumasok si Vicky sa opisina. Pumili siya ng sapatos na may pinakamababang takong. Naman, ma'am, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Good morning. Namamanghang sabi ng kanyang sekretary nang datnan niya ito. Natawa siya dahil sa ibinuntot na lamang nito ang pagbati. Remind me to give you a raise next year, Lynn. Good morning to gagad pa niya rito. Si ma'am naman, hindi ako nagbibiro. Parang hindi kayo na disgrasya kahapon. You look blooming today. Dagdag pang papuri nito. Naniniwala na ako sa bula mo. Nakangiti pa rin niyang sagot bago pumasok sa kanyang pribadong opisina. Ma'am, hindi naman. Hindi na niya ito narinig pa dahil sumara na ang pinto ng kanyang private office. Matapos ang ilang tawag na kanyang ginawa at pagriripaso sa kanyang planner sa nakaraan at kasalukuyang araw, tinawag niya ang kanyang secretary sa intercom. Yes, ma'am. Anito nang sumungay sa pinto ng kanyang pribadong opisina. Nakansel mo ba ang appointment ko kay Mr. De Leon kahapon? Yes, ma'am. I called him before lunch. Nagalit nga, ma'am, nang sabihin kong hindi matutuloy ang meeting niyo. Bakit naman? Before lunch mo natawagan. Before lunch na kasi kayo nakatawag sa akin, ma'am. Ang akala ko nga, didiretso na lang kayo sa meeting place niyo ni Mr. De Leon, kaya hindi kayo pumasok kaagad. Nasapon niya ang sarili noo. Oo nga pala, pasensya ka na. Sige na, Lynn. Pakikitimpla mo na lang ako ng kape. Yes, ma'am. Inasikaso niya kaagad ang pagbabasa sa mga application na nasa kanyang mesa. Matagal na siyang sinasabihan ni Selvia na kumuha ng personal assistant pero noon lang niya naisipang gawin. Makaraan ang halos 1 oras, muli niyang tinawag sa intercom ang kanyang sekretary. Send this to for interview tomorrow, Lynn. Abot niya nito ng 2 application. Tawagan mo na ngayon. Yes, ma'am. Nang sumunod na araw, ang tan-colored mule na naman na sapatos ang suot ni Vicky. Matagal siyang naghanap ng kanyang wardrobe ng ititerno roon. Isang tan na slacks, kakulay ring blazer at kulay cremang blusa na lang ang pinili niya.
Dapat na talaga siyang mag-shopping ng sapatos na may mababang takong. Mauubusan siya ng ititerno. Sa tagal ng pagpili niya ng isusuot, tinanghali siya ng alis at naipit siya sa traffic. Sinikap na lamang niyang libangin ang sarili sa pakikinig ng kanta ni Ronan Keating sa CD player habang naghihintay sa mabagal na pag-usad ng trapiko. Luma na ang kantang When You See Nothing at All, ngunit hindi pa rin siya nagsasawa roon. Gasgas na nga ang CD niyang iyon sa kakapatugtog. Alas 9 na siyang nakarating sa opisina. Pinaalalahanan na lamang niya ang sariling magdahan-dahan sa paglalakad kahit ibig na namang magunahan ng kanyang mga paa. Baka kasi madisgrasya na naman siya. Give me 5 minutes, then send in the first applicant plane. Walang seremonya niyang sabi sa napapamaang niyang sekretarya. Yes, ma'am. Nakuha pa rin itong sabihin bago lumapat ang pinto ng kanyang private office. Eksakto ngang 5 minuto bago pumasok ang unang aplikante. Impressive ang resume nito kaya hindi niya inaasahang lalagpak ito sa kanyang expectation. Maganda lamang ang babae at base sa get-up nito, tiyak na matutulungan siya sa personal niyang aktibidades tulad ng pagpili ng bibilhing sapatos. Ngunit, hindi iyon ang pangunahing dahilan kaya siya kukuha ng personal assistant. Gayunpaman, sinubukan pa rin niya ito sa pagbibigay ng ilang situational questions. Subalit, lalo lamang siyang nadismaya. Bago niya ito palabasin ng kanyang private room, tinawagan muna niya si Lynn at pinagtimpla ng kape. Tapangan mo, please. Here's your office, ma'am. Anito, pagkaraan ng ilang minuto. Nakalabas na noon ng silid ang unang aplikante. Papasukin ko na ba ang next applicant, ma'am? No, hindi muna. Bigyan mo muna ako ng 15 minutes para ma-enjoy ang kape ko. Goodness, Lynn. Kung kapareho ng susunod na aplikante ang naunang yun, I'd take the rest of the day off. Natawa tuloy ito. Bakit naman, ma'am? Umiling na lamang siya. Hindi niya ugaling ipangaladakan ang kahinaan ng iba. 10 minuto pa ang dumaan at lipas na ang disappointment niya. Ubos na rin ang kanyang kape. Send the next applicant, Lynn, aniya sa intercom. Tumungo siya at tahimik na nagdasal na sana ay pumasa na ang aplikanting susunod. Wala na siyang panahon para mag-interview pa ng maraming aplikante. Kaya nga, 2 lamang ang pinili niya sa bunton ng mga resume na dumating sa kanila para makatipid sa oras na maaabala sa kanya. May tumikim at nag-angat siya ng ulo. Ang gwapong lalaki na tumulong sa kanya ang kaharap niya ng mga oras na iyon. Yes? Bakit bigla yatang may bumara sa kanyang lalamunan? Tipid itong ngumiti. His dark, penetrating eyes threatening to drown hers. Mukhang sumama sa naunang aplikante palabas ng opisina ang kanyang poise dahil sa hindi inaasahang muli nilang pagkikita ng lalaki. I thought you're going to interview me. Anitong may halo ng pagtataka sa tinig. Aplikante ka? Tanong niyang hindi makapaniwala. Isang matipid na yes ang itinugon nito. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload.
At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlabs7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Co. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.